I am Gwen Mina, 19 years old. Isa po akong estudyante, and I am an active youth of Santa Maria Goretti Parish and serves as lector and commentator. Lagi po akong nasasabihan ng, ako nga eh. And this is my confession. Hello, good day. Hello po. Thank you for coming and we appreciate your presence. Thank you po. Please consider that this space is not only welcoming, free and open, but this is also a safe space. I hear you and I am here to listen. Salamat po. Sa pagsisimula po, nais ko pong sabihin na wala po akong magandang relasyon sa pamilya at sa magulang ko po. Mm-hmm. Sa komunidad ko po, lagi ko pong pinapakita at sinasabi sa ibang tao na dapat pong gumawa ng mabuti. At lagi ko pong pinapakita sa kanila na isa po kong active na nagsiserve sa simbahan. Mm-hmm. Hindi ko lang po in-expect na darating yung araw na huhusgahan po nila ako. Hindi ko lang rin po in-expect na sa kabutihang ginawa at ipinakita ko po sa kanila, may negative pa rin po pala talaga silang makikita. At sa mga panahong nidaan po, palagi ko pong sinasabi sa sarili ko na dapat kaya ko. Kasi yun yung dapat na makita po nila. At maraming araw po na sa paglaban ko po sa pang-araw-araw kong buhay, minsan nahihirapan po ako kasi ang dami ko pong naririnig na hindi maganda. Ang dami pong negative na sinasabi sa akin na minsan parang naiisipin ko na lang pong hindi gawin. O piliin yung hindi mabuting bagay. Pero, at some point po, nagkakaroon po ako ng courage dahil sa mga tao sa paligid ko po, lalo na po sa loob ng simbahan. Kasi sa pagsiserve ko po sa simbahan, pinapakita po nila sa akin na karapat-dapat na andun ako. Pero dahil sa community po na nasasakupan, o sa community po na kung saan nandun ako, lagi po nilang sinasabi sa akin na, o sinasabihan nila ako na, dapat wala ka sa simbahan. Kasi ganyan yung ugaling meron ka. Okay. Salamat dun sa iyong paunang pagbabahagi. Thank you for opening up yourself to me. And I acknowledge, no? Kung saan ang gagaling itong sug na ito, no? Yung tipong naguguluhan ka tuloy kung whether gusto mo bang magpatuloy, tama ba ako sa pagkakaunawa ko ng kwento? O mas pipiliin mo na lang na huminto at hindi na magpatuloy sa paglilingkod? Siguro magandang tingnan natin kung saan ang gagaling yung mga hindi magagandang mensahe, yung mga hindi magagandang salitang ito, no? Galing ba ito sa mga taong mahalaga sa buhay mo? Opo, nanggaling po siya. Unang-una nanggaling po siya sa magulang ko. Okay. Sinabi niya po sa community namin. At doon po nagkaroon po sila ng
mga thought na mali tungkol sa akin. Doon po nila ako hinisgahan. Doon po nila sinabi po ng iba na buti na lang wala sa simbahan yung anak ko. Kasi kung hindi, baka natulad sa kanya. And yun po, parang doon sa word po na yun, na-discourage po ako. Kasi wala naman po akong ipinakitang mali. Wala naman po akong ginawang masama. Pero, dahil sa isang tao, hinusgahan po ako ng lahat. Nasabihan po ako ng hindi maganda. And yun po yung masakit. Na talagang hanggang ngayon pinanghahawakan ko po. Itong tao na ito, ito ba yung sinasabi mong magulang mo? Opo. Ah, okay. Tatay mo ba o nanay mo siya? O pareho sila? Nanay ko po. Nanay. I would just want to clarify, no? Ano ba itong binabanggit nung nanay mo na hindi magandang attribute or attitude mo? Kung bakit nade-discourage ka from your own words, no? And we validate that feelings. That really was discouraging if you hear it from someone you hold dear in your heart na sisiraan ka sa harap ng community. Ano ba itong attribute na sinasabi niyang hindi magandang taglay mo? Hindi po kasi kami okay sa bahay. And ayun po, pagdating po sa labas, sinasabi niya po sa mga kaibigan, kapitbahay na magaling lang naman daw po ako pag nasa labas. Sinasabihan po niya yung mga tao na bastos daw po akong anak, wala daw po akong respeto sa loob ng bahay. Sinabihan niya pa po ako na nasa simbahan pa man din, pero pagdating sa loob ng bahay, ganyan yung ugali. I understand. Okay. Tapos sinabi niya po sa mga kapitbahay yun, kaya naging ganun na po kasama yung tingin sa akin ng mga kapitbahay. Pero hindi na po ako nag-explain sa kanila. Kasi alam ko po na kung ano yung pinapakita ko, yun po ako. At hindi ko po kailangan magpanggap dahil lang hindi kami okay sa bahay. At dapat dalhin ko na yung ganung attitude sa labas. Pwede ko bang malaman saan nagmumula yung problema ng relasyon sa loob ng bahay? Anong mga kadahilanan kaya ang nag-udyok doon sa iyong nanay para sabihin niya sa iyo yung ganitong mga salita? I mean, let's make it simple. Saan kaya nanggagaling si nanay mo? Although we acknowledge that this might be your point of view, pero maganda rin siguro nating tingnan kung paano kaya, anong nag-uudyok kay nanay na sabihin niya itong mga bagay na ito? Meron ba kayong hindi pagkakaunawaan sa ang aspeto? Saan kaya nag-uugat yung sinasabi niyang masama kang anak at mabuti lang pag nasa simbahan? I mean, gusto ko lang malaman, no, kung yung buong konteksto din, kung saan din nanggagaling yung sentimiento ng magulang mo. Hindi sa kailangan nating silang ipagtanggol o kampihan. Para lang mas maunawaan nating malinaw, no? Kasi baka ang iniisip ko lang, no, meron lang hindi pagkakaunawaan or miscommunication between you and your mother. Hence, this animosity or bruised relationship between you. May nababanggit ba sa yung particular ang iyong nanay regarding your attitude or the way you talk to them, the way you relate to them? Was there a time na nabastos mo sila or nasagot mo sila? Paano kaya, no? Saan kaya nanggagaling itong ganitong mga salita ng iyong magulang? Maaari mo bang ibahagi? Bilang anak po, syempre hindi rin po ako perfect. Yes, thank you. Nakakaramdam din po ako ng galit. Mm-mm. Pero sa amin po ng magulang ko po, may mga araw na okay naman po kami. Pero dumating po sa araw na may araw na dumating po na nagkasagutan po talaga kami. And almost a month po kami hindi nag-usap. And siguro yun din po yung
pinakaunang sitwasyon na parang naglayo ng loob namin sa isa't isa. Okay. Pero after that po, medyo naging okay po ulit kami. Mm-hmm. Pero lately po, parang hindi po kami, meron po kami hindi na pagkaunawaan po. Mm-hmm. And siguro po sa amin na lang din po yung... Okay. I understand, no? I respect your choice not to divulge it. Pero involved ba dito yung iyong palaging pagsisimba o paglilingkod sa simbahan? And alam niya naman po. Okay. And nagsasabi naman po ako sa ate ko po. Okay. Kapag ginagabi po kami sa simbahan. I understand. Okay din naman po sa kanya na nagsiserve ako sa simbahan. Alam niya naman po na isa po akong active server po sa simbahan. Mm-mm. Pero hindi ko lang rin po in-expect na i-judge niya po yung pagpunta ko sa simbahan dahil lang sa hindi namin pagkakaintindihan sa loob ng bahay po. Mm-mm. And yun po yung talagang sobrang nakasakit sa damdamin ko kasi hindi niya po alam na simbahan po yung tumutulong sa akin. Simbahan rin po yun, nagpapasaya sa akin, pero yun pa po yung parang hinihila niya sa akin. Yun pa po yung ginagamit niya para hilain po ako pababa. Okay. Mm-mm. Hindi niya po alam na yung simbahan yung bumubuo ulit ng pagkatao ko po. Mm-mm. Mm-mm. Hindi niya rin po alam na sa simbahan po, nahanap ko po yung pangalawang pamilya. Mm-mm. Na dapat sa loob ko ng bahay. Unang nakita. Yes. Nakakalungkot na nangyayari ito, no? And we really acknowledge many of our young people undergo this kind of how do you call this, no? Yung panghuhusga, no? Na imbis na ang makuha sa loob ng tahanan ay encouragement, ay discouragement pa, no? And ang ganda ng mga sunod mong sinabi tungkol doon sa sana alam niya na ito ang naidudulot sa akin ng simbahan, no? Na ito yung naibibigay sa yung epekto ng paglilingkod. Ang ganda ng mga salitang iyon na iyong tinuran, no? Were you able to verbalize this in front of her? Nasabi mo ba tong mga katagang ito sa kanya na kaya ka naglilingkod ay dahil dito mo nararamdaman yung pagiging welcome, pagiging totoo, no? Yung pagtanggap na walang pasubali, no? Nasabi mo ba ito lahat sa kanya para maunawaan niya nawa na kung saan ang gagaling itong kagustuhan ng patuloy na maglingkod? Hindi po. Hindi, no? Yung kanina na gusto ko sanang puntuhin, no? Na siguro kailangan nating tingnan kung paano mas mapapaigi yung ating ugnayan sa pamilya at sa komunidad. Siguro, importante yung susi ng pag-uunawaan, no? The key to communication. That is why, perhaps most of the problems would arise kasi hindi tayo nag-uusap, no? Kanina, I am a little bit concerned, no? Kung magkasama kayo sa bahay at nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, yung sinasabi mong isang buwang kayong halos hindi nag-usap, that's quite like a long time, no? Ang haba ng isang buwan na walang maayos na komunikasyon, no? And siguro, kailangan din nating tingnan na yung ating paglilingkod ay maging motivasyon natin, no? Para tayo din makapaglingkod sa tahanan. Yung simpleng pakikinig ay forma din ng paglilingkod, no? Yung simpleng pagsasabi ng totoong nararamdaman, forma din ng paglilingkod. Pero siguro sasabihin, no, ng iba, mahirap kasi nga dismissive o kaya sa Tagalog, hindi nga niya pinahahalagahan kung ano yung nararamdaman ko. Kung kaya ang mabuting gawin ay magpatuloy tayo doon sa ginagawa natin kung saan nararamdaman natin na tanggap tayo. At yun yung ating paglilingkod sa simbahan. At paunti-unti, no, sa mga simpleng pamamaraan, siguro magagawa natin ng opening, no? Mahahanap natin yung bukas sa puso ng nanay mo kung paanong maipapaliwanag mo sa kanya na ito yung iyong kagustuhan. Nararamdaman ko kanina pa yung lungkot, no? Sa
sa tono ng boses mo, bagaman hindi kita nakikita, alam kong mahirap at mabigat kasi hindi na lang na-contain sa loob ng tahanan yung problema, no? Na ipamalitan na sa mga kapitbahay, no? Anong epekto sa'yo nito? Yun po, minsan nahihirapan po akong pumunta sa simbahan. Mm-mm. Kasi natatakot po ako na baka pagdaan ko, mm-mm, sabihin nila na pupunta sa simbahan pero pag uwi, ganyan na naman yung ugali. Mm-mm. Mm-mm. Yun po yung parang nakaka-discourage. Mm-mm. Kaya minsan, pag pupunta po ako ng simbahan, talagang nagtatago pa po ako papunta ng simbahan. Mm-mm. Huwag ko lang po marinig yung mga ganyang word galing, mm-mm, sa kapitbahay. Mm-mm. May ibang kapitbahay naman po na talagang chini-cheer up po ako kasi, mm-mm, alam po nila yung sitwasyon. Mm-mm. Thankful po ako sa mga kapitbahay ko na yon. Mm-mm. Pero sa mga kapitbahay ko po na nagsasabi ng ganun sa akin, mm-mm, sana po makita nila hindi lang yung naging mali, mm-mm, o yung napakinggan nilang mali. Mm-mm. Sana makita nila kung ano po ba yung ginagawa namin sa loob ng simbahan. Mm-mm. Kung paano po ba kami sama-sama nagiging masaya. Mm-mm. Kung paano po ba namin hinihila sa simbahan isa't isa, mm-hmm, para maging masaya at para makaramdam ng pamilya na hinahanap namin, mm-mm, sa pamilya namin mismo po. Mm-mm. And yun po yung lagi ko pong pinagpipray na sana, mm-mm, one day, hindi ko po pinagpipray na mapunta sila sa situation ko. Mm-mm. Pero sana one day, yung prayer ko po na yon, yung maghila sa kanila, papunta rin po ng simbahan. Yes. Do you take it as a challenge sa tuwing dadaan ka? Yes po, yeah, kasi, mm-mm, gustong-gusto ko po talagang mag-serve. Mm-mm. Mm-mm. Gustong-gusto ko pong nasa simbahan. Mm-mm. Pero hindi po hinder yung judgment nila, mm-mm, para pigilan po ako sa pagsiserve. Mm-mm. Yun po. Mm-mm. Salamat no na ipapakita mo yung two sides of how community can be both a support system and also a stumbling block, no, kung paano tayo patuloy na maglilingkod, no. Mula sa kwento mo, natutuwa ako na kahit papaano nauunawaan mo pa rin na bagaman may mga tao talagang i-judge at i-discourage ka, I think it is also a relieving truth na mayroon pa rin namang makakaunawa, no? Mayroon pa rin susuporta, mayroon pa rin asabi mo nga mag-cheer up sa iyo to continue going on. So that's what I like to highlight also, no. That's from your sharing and panghawakan natin 'yon, no? Maganda sigurong doon tayo nakaangkla, no. Yung katotohanan na may dalawang sides ang kwento, no? At bagaman may problema doon sa mga kapitbahay na hindi nakakakita ng kagandahan ng ginagawa mo, mayroon din naman sa samantalang sa kabilang banda may mga nakaka-appreciate din naman. How do you go about that? Anong pakiramdam mo doon sa sinabi kong iyon? Yung mga words of wisdom po. Mm-hmm. Tinulungan po ako nito na parang i-pursue, mm-hmm, yung pagsiserve. Mm-hmm. At hindi naman po sa isa walang bahala, mm-hmm, yung mga sinasabi ng mga kapitbahay. Mm-hmm. Pero gawin pong motivation yung God. Words nila. Yes. Yun po. Mm-hmm. How do you feel motivated by the words? No? Ano yung kaya yung call to action na pwede mong gawin? Siguro yun po, ipakita ko na lang sa kanila na pursigido po akong mag-serve. Mm-hmm. Hindi dahil sa para baguhin kung ano yung pananaw nila sa akin. Mm-hmm. Pero para ipakita sa kanila na nagsiserve ako, mm-hmm, hindi para sa kanila, mm-hmm, kundi para sa Panginoon po. Mm-hmm. Mm-hmm. Siguro maganda din, no, na makita natin, Kwen, na hamon ito sa atin, no? Na bagaman yung paglilingkod natin ay parang naiihiwalay doon sa paglilingkod sa pamilya, pamayanan at simbahan. Pare-parehong mukha lang yun ang paglilingkod, no? Siguro, magandang tanawin natin na kung ano yung ginagawa nating kagandahan sa simbahan, madala natin sa pamayanan, madala natin sa pamilya, para kung ano man yung pagdududa nila at mga masasamang salita, no? Ay mapalitan natin ang mabubuting gawa. Kung ano yung magandang ginagawa mo sa simbahan, siguro ang hamon, madala mo paunti-unti sa tahanan. If you feel welcomed,
if you feel appreciated and affirmed whenever you're serving at the church, whenever you go at the church, you feel this sense of home or belongingness, perhaps might as well nourish and grow in that virtues or graces. And once you have it already fully embedded in your heart, bring it with you once you go home. Ang maganda siguro, simpleng pagngiti, simpleng paggalang at pagbati para mapalitan yung takot pag dumadaan ka. No? Ipakita mo sa kanila that you are not wavering in your desire to fully and totally devote yourself in the service of the Lord. No? Madami sa inyo, sa atin, ang nakakaranas nung ganito. No? Yung panghusga, yung panunuya na bakit mabait lang tayo pag nasa simbahan. Pero siguro nga, kaya tayo unang-una pumupunta sa simbahan kasi alam natin na kailangan natin ng grasya dahil alam natin tayo man ay hindi perpekto, gaya nga ng sinabi mo. Mayroon ka pa bang ibang nais na i-share, ibahagi, o ibang problema na sa tingin mo kailangan nating bigyan ng kaliwanagan? Yun lang po. Okay. Sana mabigyan kang linaw nitong ating munting pag-uusap, no? Maikli man, no? Pero puno ng aral mula sa iyo, no? Mula sa iyong karanasan. Thank you for sharing your experience. Thank you for verbalizing your feelings. Thank you for being open, no? To understand also several perspectives from the story. Baunin mo po yung panalangin at yung kahandaan mula sa amin na umalalay, patuloy na umagapay sa iyo. And please be assured that we are here to accompany you, no, towards your faith journey. Thank you very much and may God bless you. Thank you for great love. Pwede mo kayong tumayo at magkita. Kilala na ako nito. No, kilala na. Thank you very much, ha? Thank you po. Okay. Hindi ko alam yun pala ang kwento mo, no? Grabe. God bless you. Thank you. The reality of young people having the same story and struggle as our confessee only proves that we have to do something as a family, as a community, and as a church. Yung pagkakaroon ng ganitong mga sabi-sabi at mga panghusga ay tunay na nakaka-apekto sa kahandaang personal, mental, at emosyonal ang ating mga kabataan sa tuwing sila'y lumalapit sa simbahan. Ang nakakalungkot na katotohanan, natapwat sa bahay dapat natin na nararamdaman yung comfort, yung belongingness, madalas duwi pa tayo nakakaroon ng mga suga na nawa tunay nga nating nahihilob sa simbahan. These kinds of remarks that bakit pag nasa simbahan ka, ang bait-bait mo, nasa bahay ka, ay ganito ang ugali mo. This goes to show the reality that all human beings, like all of us, most of us really would struggle every now and then to maintain our desire to become Christ-like in the same way that we acknowledge that we are all likewise frail and flawed. Ang mga komunidad ay may ginagampan ng malaking papel upang hubugin ang ating mga kabataan. Kahit nga tayong mga adults, we have to bank on the support that we get from our community. What I told just now in the episode with our confessee, we have to look at things from both sides.
Much as there are those people who would judge us and say not so kind words towards us or against us, there are still people who believe. There are still people who appreciate. There are still people who welcome us. It's up to us whether we would want to focus on the other side or look at life and perhaps a brighter perspective. But hopefully not diminishing the hurt, not diminishing the struggle, not diminishing the pain that we have to endure along the way. Much as we honor these feelings, hopefully we find the strength and grace to overcome them, and so we can pursue our calling to serve and love God and His people. Thank you very much.